So ito naman po yung entry ng Corteva Agriscience, yung kanilang PHB85. Ripening stage na rin po siya. So ayan, meron ng laman yung kanyang butil. Kung mapapansin nyo, ayan o. Matataba na yung kanyang butil. Mga ilang linggo na lang, pwede na rin anihin. Katabi po nito ay yung sa SL. Ito pong kanilang SL8. Ito po yung sa Corteva Agriscience PHB85. Ito naman yung sa SL8. So makikita nyo po yung pagkakaiba. Pwede nyo rin po silang isama sa listahan ng pagpipilian na itatanong ngayong next season. So kung nakapagtanim na po kayo nitong SL8 ay pwede po kayong mag-comment. At kung nakatanim rin po kayo nitong PHB85, pwede rin po kayong mag-comment para po mabasa ng ating mga pasaka na nanonood. So again po, ang ginamit po nila ditong mga chemicals or yung technology ay yung pong protocol ng bawat kumpanya. So disclaimer po ulit, ako po ay hindi empleyado ng kahit alinmang kumpanya dito. Ang nais ko lang po ay maipakita sa inyo para po ngayong susunod na season ay makapili kayo ng inyong itatanim na variety. At inirerekomendo ko po na hybrid ang inyong itanim dahil ito po ay subok na malakas umani. So ito po yung SL68 ng SL. So ayan, ginamit din po nila dito yung kanilang bactericide fungicide na BLB Stopper 20SC. Ito pong katabi ng SL68 ay yung Longping 205. So ayan, ito na po yung Longping 205. So ayan, ano, malagatas na din. So ito pong kalawakan na ito ay Longping 205. Ito naman pong kabila ay Biorice. Biorice ng Bioseed. So ayan. Oh, liban tayo. Wow. Ang ganda naman itong SL, ano ba to? SL68. Ang alam ko po itong SL68, yan po yung bagong hybrid variety ng SL Agritech. Ito, ito po, pwede nyo mong request din sa inyong DA na ito yung ibigay sa inyo dun sa subsidy. So meron ako ditong nakita na parang bagong variety dito sa lugar namin, dito sa Mindoro, yung High Bar S26. Ito po ata ay variety from Green and Grow Technologies Incorporated. So medyo parang ito yung pinaka na-late dito dahil hindi pa lahat siya merong bunga, kung mapapansin niyo po. Oh, merong nag-uumpisa pa lang siya na maglabasan yung mga uhay. Ito po siya, High Bar S26. Hindi ko din po alam kung anong uri ng variety ito. So baka po meron nakasubok sa inyo pong lugar, pwede po kayong i-comment.
pwede niyo pong i-comment dito. Katabi po nito ay yung Arise AC7888. Ito po ano. So yan, ito po yung kanilang irrigation. Maganda makikita sa tindig ng bawat hybrid yung kagandahan dahil naalagaan ito ng maayos. So napakahalaga po nung resulta dito dahil yun po yung magiging batayan natin mga kasaka. Kung ilan ang kanilang aanihin, kung ano ba yung mga protocol na kanilang ginamit, pwede po natin yung patuloy na gamitin. Kung dati po inanilang natin dito ay 100 kabans, pero kung ginamit yung protocol nila naging 150 kabans. So why not na hindi natin gamitin yung ganong protocol. Ito pa rin po yung Longping variety LP205. Ang katabi po niya is yung sa Bayer Crop Science. So ayan, nakikita niyo po ay medyo mataas yung sa Bayer kumpara dito sa Longping. Pero bahala na po kayong humusga dahil hindi ko po alam yung mga katangian nito. Mahalaga po ay nakita ninyo at pwede nyo po ito isama sa listahan ng inyo pong itatanim. So ayan po mga kasaka, maraming salamat po sa patuloy na nanonood at nagsusubscribe. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutang magsubscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Hanggang dito na lang, maraming salamat po.